Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back sa aking channel. At sa wakas nakapag-upload na ulit tayo pagkatapos ng ilang mga, you know, project. At specifically today, pag-uusapan natin yung experience ko sa pag-direct ng music video nila Awi Columna at Dudut Lang na Easy Lang. Okay, so unang sa lahat, Martians, ito ang resulta ng pinaghirapan natin na commercial sa Payaman Sauce. Hindi ko ina-expect to, talagang hindi to planado. Kasi nagulat na lang ako, one day bigla akong piniem ni Awi. Well, si Webster muna, piniem ako ni Webster, siya yung nagmamanage ng Payaman Sauce. And then, ginawa niya ako ng GC kay Awi, and then, this happened. Ito na yun, ito na yung project. Para ano, para medyo organized, tiny bun. Parang ano, takor yung ulo ko. Pero going further than that, Martians, sobrang speechless ako at the moment. At sobrang overwhelmed ako. Dahil, alam nyo naman na pinangarap natin to. Sinabi ko sa vlog ni Awi, hopefully na ilabas na yun yun. Ang in-expect ko lang gawin for them, if ever nakunin nila ako, is commercial para sa Team Payaman Sauce. Hindi ko in-expect na mag-direct ako ng music video. And alongside, is kasama ko yung mga trusty, syempre, yung mga tropa sa vlog squad. Sa vlog squad, actually, si Nut, si Orong, si Cien, at saka sayang wala si John. Dapat kasama si John Santana doon kasi isa siya sa mga key components. Saka sakaling nandun siya noong araw na yun. At ayun, masasabi ko lang sa experience, Martians, gusto ko sana siyang i-breakdown sa inyo kung paano ko siya in-edit. Yung nga lang sobrang komplikado niya. At sobrang daming layers. Sa mga video editors dyan, kung hindi pa kayo nakapag-try ng music video, eh, sobrang daming layers. Lalo na kapag maraming performance scenes. Ayoko maging masyadong technical kasi merong mga bagong Martians dyan na nag-subscribe sa atin dahil tayo po ay nasa 2,130, I think. And I'm very, very happy and I'm excited na dumadami lalo yung mga Martians, dumadami yung mga out of this world mag-isip. Dahil, totoo nga. At yun, sobrang natutuwa ako, sobrang... Pucha, sobrang liwanag. Parang kukunin ako ng... Ayun, sobrang overwhelmed ako. Kung napapansin nyo, hindi mo na ako nag, you know, magulo yung backdrop. Hindi mo na ako nag super professional setup. Kasi sobrang gusto ko na tong ikwento sa inyo dahil hype na ako. Dahil ang daming exciting things na nangyari, specifically nung araw na sinushoot namin sila. Kasama yung buong Team Payaman. Hindi ko ina-expect na kasama yung buong Team Payaman in the first place. Nagulat na ako na sinabi sa akin ni Awi na kasama yun. But then, ayun, andun na. And... Martians, dapat talaga may vlog pa ako last week. Ikukwento ko na to dapat. You know, yun nga yung nangyari. But anyways, yun nga, kinilig ako nung tinawag nila akong direct. Especially kay Kong TV. Ang sabi lang ni Kong TV nung direct, anong gagawin namin? I was at the, you know, all I felt was nervousness, shakiness, at nanginig talaga yung tuhod ko. Yun yung masasabi ko. Kasi for me, the word... or the title director is a very big position. Sa mga, sabihin na lang natin na baby videographers dyan, or sa mga bagong salba dyan sa videography, sa industry, sobrang bigat ng word na director. Kaya for me, I don't really call myself a director, a cinematographer. I just call myself a videographer. Kasi sobrang bigat ng position na yun. Sobrang seryoso ng position na yun. And at that point, dun ko siya naramdaman na, okay, tinawag nila ako na ganito. Na direct, so I have to stand up for it. And all I was hoping for is makilala nila ako as who I am, a videographer, maybe a fan. But they met me as a director, which is damn. Ang salita na director kasi it's respectable. It's someone who has achieved something. And I never thought I would be called a director one day. At saka honestly, hindi ko pinangarap maging director. Videographer lang, na maraming projects na kakaiba, you know, known brands. All that stuff, but it's a really big thing. Yun. Ayoko naman masyadong mabore kayo sa isang angulo lang. Alam niyo naman ako, nag-change ako ng angles. And, Martians, ang nangyari is napakalupit. Una sa lahat, kinailangan ng precise planning for that music video. Talagang minake sure ko na maayos yung treatment ko sa... As in, carefully, every scene has been planned. And carefully inilawan, alam mo yun, as in totally yung, especially sa tulong ni Nut, tsaka ni Orong, nandun sila para saluhin din ako at times na bumabato yung isip ko kasi, syempre, una sa lahat, pagdating nila Kong TV, medyo may starstruck ka. Kasi nga, since kung fan ka, kung ano, not, it's natural. But they were there to support me. They were there to back me up. And I chose them specifically kasi they were with me ever since I started this vlog in my channel. Kaya sobrang actually meaningful yung araw na yun para sa akin. Kataon lang talaga, wala si John Santana. Kaya baka naman gusto mong mag-upload, gawa ka ng reaction video, sa music video. Baka lang naman gusto mo. Kasi since wala ka dun, baka lang naman, maisip mo.
But anyways, Martians, yun nga yung naging point ko sa vlog na to. I don't wanna make this too boring, too tiresome, but sobrang fulfilling. And siguro, to be honest na lang, kung hindi kayo maniniwala na kaya nyong abutin yung isang bagay, hindi yun mangyayari. Kailangan maniwala kayo, kailangan itatak nyo sa isip at puso nyo na sa bawat bagay na ginagawa nyo as a creator, kung hindi ka man videographer, photographer, ibigay mo yung 100% mo kahit libre yan. Kasi may balik yan sa'yo. Din yung totoo. Meron at meron. Ako, I reached the point in my life after I released yung video na Team Paimonsos commercial na I lost hope. Hindi na ako nag-expect na it's okay if they didn't notice me. But umabot ng 2 months, turns out si God, ang hinihingi ko lang sa kanya soft drinks. Ang binalik niya sa akin, steak. Yung steak na yun, pinalambutan niya muna bago niya ibigay sa akin. It took 2 months. Kaya it was absolutely a dream. It was an honor. And I remember going home from yung meeting namin, nag-meet muna kasi kami nila Dudut at saka ni Awi. Hindi ko napigilan na maluha kasi even up until now, I still have this emotion here na I remember all the hardship I went through for that. Na I spent my last money, which is 1,034 pesos. Dalawang account ko, isa 34 pesos yung laman, isa 1,000. Bumili ako ng paimansos, bumili ako ng siyempre, ng props, which is yung food na nakita niya doon sa shoot. And I just said, smack it. Just do it. I-bilin mo na, gawin mo na, and babalik yun sa'yo. And at that point, I became optimistic. Na I know, hindi man to mapansin ng Team Bayaman, pero mapapansin to ng mga clients na naghahanap ng proper shooter or para makatulong sa business nila. And it turned out to be this. And during that day, nakalimutan ko, Martians. Huwag sana kayo ma-board. During that day, si Boss King, pinasalamatan niya ako, which is, kinagulat ko, makbay siya sa akin, uy, parang familiar ka, parang nakita na kita, sabi niyang ganun. Sabi ko, ako yung gumawa ng Team Paimonsos commercial. Sobrang nagpasalamat siya sa akin. And sabi niya sa akin, magpapagawa daw siya ulit ng commercial. Hindi ko alam kung ano yun, pero kung i-redo yung Paimonsos, may bagong idea for that. It's just that, I got everything that I always wanted on that day. Kumbaga, it was part of my bucket list. Nakilala natin si Will Dasovich, nakilala natin yung vlog squad niya, tapos nakilala naman natin Team Payaman South. Siguro, next is makikilala natin yung North. At marami pang iba. Nung nangyari yung araw na yun, Martians, naniwala na ako na walang imposible kung ilalagay mo yung isip mo sa bagay na gusto mong abutin. Yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi sobrang, this pandemic has been both a blessing and a curse. But mostly a blessing. It helped me survive even though I lost my job. I was able to help out people kahit na walang-wala na ako. That's what I'm mostly proud of. Sobrang support ng parents ko at that time in my life. Na nawala yung trabaho ko. Talagang, kanina pa ako nag-ganon. Naiyak na din ako. Pero sobrang kailangan mo lang pala talaga maniwala at magtiyaga at maging patient. And we're saying goodbye to 2020. Sobrang thankful ako. Kung mapanood man to ni Bro Awi, thank you for, you know, trusting me sa pag-direct ng music video mo. And kay Dudut, it was fun hanging out at makipaglaro ng ML sa'yo. I know, hindi pa yun yung last, and you know, kasama yung mga tropa. Yung tropa ko, si Nut, si Orong, tsaka si John. They were my only friends ever since nung kahit nung walang-wala pa ako. And kahit nung wala ako, kinakausap nila ako, kinakamusta nila ako. May mga tao rin, you know, behind this vlog who still continues supporting me. Hindi ko na silang babanggitin kasi thankful ako sa kanila. Kasi dumating din ako sa point na yun ng buhay ko na feeling ko walang-wala na talaga. As in, wala na. Wala ng pera, wala na lahat. All you just need is a little prayer as well. Suporta sa family, suporta sa girlfriend ko. Kaya sobrang, fuck. Naiyak naman ako. Nag-stay na ako sa isang angulo kasi gusto kong ikwento sa inyo to maigi. Although may mga clips naman, still sana nandito pa rin kayo sa endang video na to. Mag-upload pa rin ako continuously. Mag-vlog na ulit tayo. Basta lang mailabas ko to. Marelax ko muna yung sarili ko sa mga nangyari these past few days. May mga project ako na i-share sa inyo. Siguro possibly kung yung audience na darating sa atin, mahilig sila sa BTS videos, mga konting kalokohan, you're welcome to join, you know, this family. You're welcome to be a Martian. Hindi ko ito magagawa kung di ko kayo kasama, kung di nyo ako sinusuportahan. Sa mga nag-share, mga nag-like, lahat kayo, tinatandaan ko kayo. Hopefully, 2021. This is my last vlog for 2020. And, babalik ang vlog squad ng buo. Makakasama natin pa.
ang Team Bayaman. At maraming marami pang mangyari sa 2021. Nararamdaman kong super laki ng 2021 para sa atin at para sa channel na to. Kaya sa mga bago dyan sa channel, kung gusto nyo maging out of this world, wag na wag nyo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe because we are ready for 2021. We're gonna be crazy. We're gonna be doing a lot of stuff soon. Peace out!